Ang importante kasi, bago tayo magmahal, mahalin mo muna yung sarili mo bago ka magmahal talaga ng iba. Kasi kapag hindi ka mahal ng taong mahal mo, okay lang. Buo ka pa rin. Kasi kaya mo pa din naman i-handle yung sarili mo kahit mag-isa ka lang. And hindi mo naman kailangan ng partner para maging masaya. Hindi mo naman kailangan magkaroon ng partner para maramdaman mo na mahalaga ka. Mahalaga ka sa mundo. Diba? Na may halaga ka mismo. Of course, meron. If ever na, diba, wala siyang pinapakita na halaga para sa'yo, huwag mo ipilit. Pwede ka mag-let go. Pwede ka mag-let go. Sorry na wala po yung live. Kakatingin-tingin ko kasi dito sa buttons, kakapindot ko po is napindot ko yung finish. Ayan, so. Ayan, pasensya na ulit po ulit tayo. Ang epic ko naman mag-live. Pasensya na po, ayan, so. Na ano, na-end ko yung live ko kanina, napindot ko lang, sorry. Ayan, so ulit tayo sa topic and parami po ulit tayo ng viewers. Ayan, so as I've said earlier, no, regarding to our topic na para ito sa mga tao na sumusuko na they don't have any way na decisions na pwedeng gawin. Puro na lang negative na isip nila. So, maybe, itong discussions na to, itong topic na to, is baka magbigay ng linaw, ma-enlighten sila, no, na hindi lahat ng bagay na parang sobrang negative na, sobrang toxic na, is kailangan sinusukuan mo. Diba? Hello, Myla. Ayan, Sonyo Inosanto. Hello, ayan, shout out po. More viewers po po, please. And please share my live po para mas marami po pong sumali and makapagbigay po ng opinion po regarding po sa topic natin. So, if meron kayong mga opinions, pwede kayong mag-comment. Huwag kayong mahiya. Feel free. And so, para sa mga hindi nakakilala sa akin, hi, I'm the creator of Tomboy Nose. And my name is Chris Martel. Ayan, sa totoong buhay, my name is Chris Martel. Hello. Nakikilala man ako o hindi. Ayan, so okay lang yan. Ang importante ay mag-usap-usap tayo. Actually, napag-desisyonan ko na na madalas mag-live, maybe every Sunday. Ngayong Saturday kaya na naka-live ako kasi absent lang ako sa work ko. Kaya medyo sumama yung pakaramdam natin kani-kanina umaga and until now may dinadamdam ako na masakit. Ayan, so, kaya ito, live tayo. And hopefully, every Sunday na ako makapag-live para makilala naman natin ang isa't isa. Ayan, hindi lang basta nagpapasa ako ng puro quotes lang yung nakikita nyo sa page. Ayan, so, hello, Myla. Comment lang kayo, guys, para may kausap naman ako. Maya-maya, siguro paakyatin lang natin yung viewers kung umakyat. Wala akong music. Wala akong anything. So, ang gagawin lang talaga natin is mag-uusap dito. Shoutout nga pala sa mga pinanghihinaanan ng loob dyan.
yung wala ng ibang way na gawing decision is yung isuko na lang yung relationship nila kasi sobrang toxic. Naniniwala ba kayo na kapag toxic yung isang relationship is hindi na pwedeng maging better relationship? Yung iba, hindi na. Yung iba, okay pa, diba? Ako, sa ano ko, pero case to case basis naman yan, no? Pero kasi hindi lahat ng bagay is kailangan mo sinusukuan agad. Huwag susukuan. Ano yan eh, kumbaga, lagi mo na lang iisipin na pagsubok lang yun. And pag inisip mo na pagsubok lang yun, malalampasan mo din yun. Lilipas din siya, di ba? Parang bagyo, parang mga sakuna ngayon, di ba? Parang ngayon lang yan. Bukas, makalawa, okay na ulit. Magiging masaya ulit, magiging okay ulit, ganun. Yes, sabi ni Myla, exactly, parang COVID lang. Yes, di ba? Kailan lang walang pasok yung mga tao? Kailan lang walang biyahe? Kailan lang, di ba, hindi tayo makalabas ng bahay? Kailan lang medyo hirap tayo sa pambili ng pagkain? Kailan lang hindi tayo makapag-work? Ngayon, nakakapag-work na tayo. Nakakain na ulit tayo sa labas. Di ba? Gala-gala na ulit. Hindi naman literal na gala na parang wala ka ng pake, di ba, na mahawaan ka or magkaroon ka ng virus, di ba? So, parang ngayon, parang it's a lesson na lang lagi sa atin na laging mag-ingat. Kahit saan ka pumunta, di ba, kailangan lagi ka malinis sa katawan. So, ganun din siya sa relationship. Kasi pag puro na lang saya, pag puro na lang maganda yung nangyayari, parang, di ba, parang walang thrill yung buhay. Parang, wala eh. Maghahanap ka pa rin ng problema. Parang sa magka-relasyon. Pag di kayo nag-aaway, perfect yung relationship. Wala namang perfect relationship. Pag masaya lang kayo, parang boring, di ba? Parang kailangan mag-aaway din kayo para mamiss nyo yung isa't isa. Para mas makilala nyo yung isa't isa. Paano ba ito magalit? Paano ba ito mapikon? Paano ba ito magselos? Alam mo yung mga ganung bagay. So, everything happens for a reason talaga. And hindi lang siya lagi lang masaya. Hindi lang din naman lagi malungkot or lagi kasawi or namumroblema, di ba? It happens kasi. May reason. Ayan. So, ganun. Happy Saturday po sa inyo. Ayan, so sana lagi ko na kayong makasama. Every Sunday, abangan nyo ako every Sunday. I think mga hapon naman ako magla-live or gabi para may tao naman. Pag ngayong oras siguro wala. Ayan, so okay lang naman. Pero, syempre gagawin ko pa rin yung goal ko, ba't ako nag-live, is to share thoughts or opinions ko regarding dun sa if ever na toxic na ba yung relationship nyo. May isasalba pa ba? For me, ah. For me, yes naman. Kasi if mahal mo yung tao and if gusto mong tumagal kayo, of course, hindi mo basta-basta susukuan. Kasi, ang relationship kasi para sa dalawang tao na nagmamahalan. Hindi lang sila basta nagmamahalan, nandyan yung pag-iintindihan sa oras na nahihirapan yung isa, kailangan saklay ka. Alam mo yun, kailangan masasandalan ka niya talaga as a partner. Kasi kung yung isa na mo problema na, tapos ikaw sasabay ka pa, 'di ba? Aawayin mo pa, gagawa ng kung ano-anong issue, 'di ba? Magagalit ka pa.
So, ang end up nyo talaga nyan is, diba, break up. Pero, if sa mga ugali lang, like, ma-attitude yung girlfriend mo, sobrang silosa, minsan weird, diba? Ang pinaka, ano kasi dyan, kumbaga, a solution is, kausapin mo. Mag-usap kayo, pag-galit siya, wag mo sabayan, calm down ka lang, diba? Pag high blood siya, wag ka ring high blood. Kasi dun din, parang yun na yung pinaka-respect mo sa taong mahal mo or sa partner mo. Yun yung magiging simbolo na mahal mo siya, na pag-galit siya, tahimik ka lang. Diba? Parang sa magulang mo, pag sinesermonan ka, huwag ka sasagot. Ganun. So, ganun din sa relationship. Pag-galit yung boyfriend mo or yung girlfriend mo, pabayaan mo lang siya mag-galit. Pabayaan mo siya magsalita. Pakinggan mo lang siya. Then, after niya magalit, after niya kung ano-ano, magwala siya dyan, di ba? Saka mo kausapin. Ganun. Tanungin mo kung ano yung problem. Matuto ka rin manuyo. Di ba? Matuto ka rin magpasensya. Matuto ka rin hindi sumagot. Di ba? Hindi sumabay sa galit. Ganun. So, lahat yun pagpaparaya lang naman eh. Para ka lang may bunsong kapatid. Pareho nyo gusto yung chicken. Pero mas gusto niya yung chicken, di ba? So, ikaw, bilang nakakatanda, ipapaubaya mo sa kapatid mo para makita mong masaya, di ba? Then, hayaan mo siya na makita or ma-realize na, oh, sobrang dami na pala nang sa akin. Kailangan ko ibigay, diba, kay kuya or kay ate. Parang ganun sa relationship. Kasi hindi lang lagi tayo take ng take, hindi lang tayo pwede give ng give. So, give and take lang lagi sa relationship para magtagal. Yan. So, if ever toxic na, pwede kayo mag-lilo, pwede hindi kayo mag-usap, diba? Kasi the more na nagsasagutan kayo, the more na, alam nyo yun, napapalitan kayo ng salita, sigawan, palala lang yan ang palala. And habang tumatagal, baka una nagsasalitaan na kayo, sunod nagsisigawan na kayo, 'di ba? Tapos ang susunod na niyan nagkakasakitan na, 'di ba? Ang way kasi diyan is 'wag mo sabayan, ganun lang. Nakaka-toxic kasi talaga pag sasabayan mo pa. Pagkatapos nun ako, mas masakit sa ulo and mas malala pa talaga. Shoutout to Yel Patasin Ligaspi. Hello, Yel Sunrox, para mawala ang pride. Ayun. Sunrox lang pala. Maglalaba pala yun. Hindi lang sa, ano ah, detergent. Sa mga detergent, yan yung Sunrox na yun nakikita. Naloko ako sa ano. Sa Sunrox. Wala tayong music. Ayan. Wala sigurong tao pag ganitong oras. No? Pero okay lang naman. Basta ito lang isa sa mga advice ko. If ever na toxic ka na, hindi break up. Huwag ka makikapag-break. Calm down ka lang. Tapos mag-pray ka lang. Iiyak mo lang. Hanggang sa mabuhos lahat ng inis mo. Hanggang sa mawala na siya. Ganun. Pakalba ka lang, parang ganun. So, kasi pag galit tayo, minsan nakakapag-decision tayo ng mga bagay na hindi naman dapat. Diba? Tapos pagsisisihan din natin sa huli kasi iniwan mo siya. Kasi nakapag-break ka, kasi nakapag-video ka ng ganitong salita sa kanya na nasaktan naman yung taong mahal mo. Diba? So, which is yun yung iniiwasan natin. Hindi naman lahat ng toxic na relationship is dapat sinusukuan agad-agad.
yung ibang toxic relationship is kailangan, parang mas kailangan pa ng ano, dagdag na pangunawa, dagdag na pag-intindi, diba? Dagdag na pagmamahal, dagdag na effort, dagdag na time, alam mo yung mga ganun. Hindi lang siya, pag sinabing toxic, ay toxic, tama na yan, diba? Ay toxic, sige, wala mo na yan, hanap ka na lang ng iba. Hindi ganun. Kasi ang totoong relationship na tinatawag, yun talaga yung pasensya, pangunawa, sobra. Patience is a virtue nga, diba? So, yun. Kasi hindi mo naman talaga masasabing mahal mo yung isang tao kung yung pasensya mo hindi ganun kahaba, diba? Kasi pag nasa relasyon ka talaga, marami kang mapagdadaanan, maraming problema, maraming shits, diba? Toxic, anything, diba? So, yun. Bro, ate, wag ka susuko. No, wag mo susukuan siya agad. Isipin mo muna mabuti kung ano yung mga magagandang bagay na pwede nyo pagawin in the future, diba? Paano pag sumuko ka? Paano pag sinukuan mo siya, diba? Masaya ka ba? Na hindi nyo naayos, hindi nyo napag-usapan ng maayos kung ano yung problema nyo, tapos sinuko mo na lang siya kasi toxic na. If hindi mo siya kaya ma-handle sa ganong katoxican, sa tingin mo, sa future, magiging kayo ba talaga? Diba hindi? Kasi, toxic lang naman yan. Nawawala naman yan eh. Kumbaga, nasusolusyon na naman yan. Nasa sa inyo na lang yan if susuko ka agad. Diba? Well, yung iba kasi talaga, hindi natin masabi. Kasi parang ngayon, yung pag sinabing toxic, parang uso-uso na lang sa kanila na pag toxic, ayaw na. Pag toxic, break mo na. Alam mo yung ganyan. Hindi nila alam na pag sinabing toxic yung relationship nyo, may kailangan kayong ayusin. May kailangan kayong baguhin kahit papano. May kailangan kayong i-rebuild. Alam nyo yun. Hindi lang basta suko. Pag toxic, suko agad. Well, before, ganyan din naman kasi yung way of thinking ko. And na-realize ko unti-unti na kailangan ng mas malalim na pangunawa. O yun, may nag-comment. Hello to ni Ivasco. Ayan. Paano kung pinagsasalitaan ka na ng masasakit? Murahin ka? Hindi pa ba ikaw susuko? Okay, so pagmumura, siguro normal lang yung paggalit, na? Pero depende naman sa klase kung ano. Kasi yun nga, yung pagmumura kasi parang nakakawala ng respeto sa partner, tama, no? Pero kasi hindi lang naman yung iisipin mo na minura ka. Hindi naman yun. You need to think din na bakit. Bakit siya nagmura? Bakit niya ako minura ng ganun? Is she angry? You know, stress siya? Ano ba? May nagawa ka ba? Diba? Na nabigkas niya yon, namura ka niya, diba? So, hindi natin, kailangan kasi minsan natin isipin kung bakit. Kasi partner natin yun eh. Hindi lang basta tayo mag-judge. Or parang sasama yung loob natin na, ay, minura na ako nito, ayoko na sa'yo. Alam mo yung ganun? Parang, ay, bakit? Ganun. Then after nun, pag-usapan nyo, mahal, babe, diba? Bakit mo naman nasabi sa akin yun? Yung ganung bad words, bakit? Bakit ganun? Babe, kasi nasaktan ako, babe. Sana next time, wag ganun. Alam mo yung ganun? Pero hindi ko naman kayo masisisi, or kunyari, ikaw ni, hindi kita masisisi if
if minumura ka, maybe kasi ano yan eh, expression niya, tapos paggalit talaga, may mga taong ganun, nagiging palamura pag na-stress, nagagalit, diba? Yung iba naman, expression lang, ganun. So, I believe naman kasi na hindi naman lahat ng pagminura ko ng tao, parang galit na siya sa'yo, masama na agad. Yung iba kasi, joke lang, parang ganun. Yung iba naman, nabigla, nagulat, diba? Yung iba naman, paggalit talaga sila, nagmumura sila, minimin nila yung mura nila, diba? Pag piniay ka, piay ka talaga, alam mo yun, ganun. Pag sinabi gago ka talaga, gago ka, diba? Alam mo yun. Parang ano, intindihin mo lang muna. Kasi it's really hard naman na lahat na lang ng bigkasin niya is magkakaroon ng meaning sa'yo na pangit. Diba? Why don't you ask her or him, diba, na bakit mo nasabi sa akin yun? Bakit mo ako minura, ganun, masakit yun, alam mo ba yun? Pwedeng ganun, diba? Pwede din nadadala naman yan sa pag-uusap. And it's up to you. If para sa'yo talaga hindi okay, well, wala naman akong magagawa, diba? Kasi mayroon talagang tao na pag minura lang sila, sobrang damdam na nila. Sobrang masakit na talaga sa kanila, sobra. Meron ganun. Well, kahit ako naman, ayoko din na minumura ako kasi parang, alam mo yun, disrespectful talaga yung ganung way. Na parang kahit expression lang siya, ganun. Or pagalit. So maybe ano, siguro masasabi ko lang, ano lang, intindi lang and pasensya, and pwede mo naman tanongin din yung partner mo eh kung bakit ganun siya, bakit siya palamura, di ba? Bakit namumura ka ng ganun? Ano bang problema? Diba? Hindi mo din naman mababago sa partner mo if ganun siya, pero pwede mo sabihin na baka pwede i-lessen niya. Pwede mabawasan yung pagsasalita niya ng bad words, ng gano'n, kasi medyo hindi maganda, and medyo nakaka-offend siya. You can say that naman. Hindi solution break, kasi alam nyo, pag break up agad yung solution nyo na tapos hindi nyo man lang pag parang inayos kung ano talaga yung pinaka-problem nyo, parang magkakaroon kayo ng regret sa huli. Na ay sana inintindi ko, ay sana parang binigyan ko pa siya ng pag-intindi kahit konti, edi sana kami pa, 'di ba? Edi sana hindi na lumaki sa ganito, edi sana kami pa rin. Alam mo yung ganoon. Kasi aminin man natin sa hindi, hindi naman kasi tayo perfect lahat. So, if ever nagmumura siya, ikaw hindi ka na nga nagmumura pero nananakit ka, 'di ba? Hindi ka nga nagmumura pero binabackstab mo naman siya sa mga kaibigan mo. Alam mo yung ganun? Nagsisimba, pero demonyo naman yung ugali, di ba, sa labas. Alam mo, mayroong ganun talaga. Pero, not all naman ang pagmumura is bad. Pero, yun, depende lang din sa ibang tao. If, kung ano yung dating sa kanila. Or meaning talaga sa kanila. Well, merong mura talaga na galit. Or, di ba, nakaka-offend. Pero, yun lang, maging open lang tayo sa lahat ng bagay. Huwag natin i-judge yung isang tao na pag nagsabi sila, kunyari, sinabi ako, leche ka, diba? Para sa'yo, sobrang offend na offend ka na. Pero ang sa kanya, parang expression lang, diba? So, usap lang, and yun. Pasensya, at saka lawakan yung isip. Para hindi pagmulan ng malalang away. Para hindi maging toxic, at para, 'di ba, mas makilala niyo pa yung isa't isa, para mas matuto ka ring mag-handle ng mga negative thing na gagawin mong maging positive, na magiging masaya lang after. Ganun. Kasi kung madamdamin kang tao, nako, patay tayo diyan. Na ano, natuyuan ako ng laway kakasalita.
Ayan. So, tama ba ako? If ever na meron naman kayong mga comments sa mga sinasabi ko, baka mali ako, or wala namang tama o mali dito actually. Baka may hindi lang kayo sinasang-ayunan, di ba? Baka may disagree kayo dito sa sinasabi ko. Pwede naman kayo mag-comment. Pwede naman tayong palawakin yung isip ng isa't isa regarding dyan sa topic or sa mga kinocomment nyo. Ayan, ino-open topic nyo sa akin. Ayan. So, if ever may mga gusto kayong i-share, okay lang, comment nyo lang dyan. And baka makabagbigay ako ng advice sa inyo. Ayan, so, yun. Thank you so much. Ayan, hello sa ilang viewers yan. Ayan, 5. Ayan. Salamat. Ayun, mga pala naalala ko. Shoutout nga po pala sa mga naging admins ko. Ayan. So, sa ngayon po kasi, ako lang po talaga yung nasa page. Yung mga admins ko before, si Admin Happiness, si Admin Tibbs, si Admin... Hindi ko na maalala, sorry. Si... Ang naalala ko yung mga totoo nilang name. Ayan, pero hindi kasi pwede sabihin. Pray ko. Basta yung mga admins ko, si Tibbs, si Paris. Sino pa ba? I forgot. Di ko na maalala. Ayun, sorry. Ayan. Nakalimutan ko yung mga pangalan nyo. Tibbs. Si Siv. Ayan, si Siv. Sino pa yung isa? Si ano? Pangalan niya kasi yung natatandaan ko. Ayan. So, ayan. Shoutout sa mga admins ko. Ex-admins ko. Ayan. So, pasensya na kayo, no? Ayun. Si Maybell. Ayan, shoutout Maybell. Paano pag sobrang toxic na? Ayan, so paano katoxican? Just drop it, ano mo? Open mo na. Paano katoxican 'yan? Paano ba? Ano, sinasaktan ka na ba? Away na ba talaga araw-araw, walang katapusan yung mga walang kwentang bagay pinag-aawayan niyo na talaga? Ano, just open it now. Makikinig naman ako and magbibigay din ako ng opinion ko about it. Ay, hello, dude. Hello, dude. Hello, dudes. Pa-shoutout lang ako, tol. Yan, hello. Salamat. Salamat sa panonood. Wala lang ako magawa ngayon, eh. Sini Evasco, sabi niya, paano kung hindi mo nararamdaman na mahalaga ka? Ba't ba ang negative ni, ano? Nini. Ayan. Paano? Ano bang ginagawa niya? Ano bang klase na hindi mo nararamdaman na mahalaga ka? Ano ba 'yun? Ignoring every day, what? For me, Annie. Hindi mo kailangan ng ibang tao para maging mahalaga ka. Alam mo kung ano kailangan mo. Self-confidence mo sa sarili mo. Kasi unang-una, kung hindi mo mahal yung sarili mo, paano ka mamahalin ng iba? Paano mo mararamdaman yun? Alam mo bang kahit hindi ka mahalaga para sa iba, kung mahalaga ka para sa sarili mo, that's enough. Well, kung para sa taong mahal mo, hindi mo nararamdaman yung halaga mo, well, hindi mo naman kailangan ipilit yun. Ang importante kasi, bago tayo magmahal, mahalin mo muna yung sarili mo, bago ka magmahal talaga ng iba. Kasi, kapag hindi ka mahal ng taong mahal mo, okay lang. Buo ka pa rin. Kasi, kaya mo pa din naman i-handle yung sarili mo kahit mag-isa ka lang. And hindi mo naman kailangan ng partner para maging masaya. Hindi mo naman kailangan magkaroon ng partner para maramdaman mo na mahalaga ka. Mahalaga ka sa mundo. Diba? Na may halaga ka mismo. Of course, meron. If ever na, diba, wala siyang pinapakita na halaga para sa'yo,
Huwag mo ipilit. Pwede ka mag-let go. Diba? Iba naman yung toxic talaga ng relationship sa pinaparamdam sa'yo na baliwala ka lang. Magkaiba yun. Sa toxic relationship kasi maraming nangyayari. Alam mo ba yun? Pero pag sa ganyang ano lang, na paparamdam sa'yo na hindi ka mahalaga, parang wala ka lang, hindi ka iniintindi, okay lang, edi hiwalay na, di ba? You can ask first na what's the problem, di ba? Ano bang, ano na ito, bakit? Bakit binabaliwala ako? Bakit feeling ko wala akong halaga, di ba? Pwede kayo mag-usap. And after that, pag narinig mo yung sagot niya, maybe, that's the right thing to do na gumawa ka na ng action or decision mo. Kung itutuloy pa ba, or kung bubuhayin niyo pa ba yung relationship niyo na parang wala nang gana, di ba ganun? Kasi hindi naman natin mapipilis na mahalin tayo pabalik. Love can never be forced. Pero love can be learned. Hindi natin mapipilit na mahalin tayo kahit di naman tayo mahal. Pero ang pagmamahal, matututunan yan. Kahit mahal. Diba? Ayan, so nawala yung internet ko. I'm sorry. Kasi alam nyo yun, gets nyo yung ibig ko sabihin. Kahit naging kayo ng isang tao, kahit naging kayo ng isang tao, hindi ka pa niya sobrang mahal na mahal. Pero naging kayo na. Kasi willing siya. Diba? Willing siya na matutunan kung paano ka mahalin. Meron namang isang tao na hindi ka talaga niya gusto. Diba? Pero nagkaroon pa rin ng kayo. Pero hanggang naging kayo, parang ayaw niya pa rin gumawa ng way para magkagusto sa'yo, para mahalin ka din niya pabalik. Magkaiba yun. Yun yung ganong tao, yun yung hindi napipili. Meron namang tao na siya yung lalapit sa'yo kahit hindi, wala pa siyang nararamdaman na love, parang ganun, pero open siya. Diba? Meron ganun kasi. Yung ganun, possible pa yun na mahalin ka din niya, ba? Diba? Pero in a long process, hindi siya yung agad-agad na, oh, gusto kita, oh, mahal kita, tayo na, ba? Diba? Mahalin mo na rin ako dapat. Parang ganun. Ni, wag mo nang intindihin kung mahalaga ka sa kanya. Ang importante, yung sarili mo, mahalaga sa'yo. Okay? Kasi, if ever na hindi ka talaga niya kaya mahalin pabalik, gaya ng pagmamahal mo sa kanya, magiging buo ka pa rin. And pag talagang hindi naging successful yung relationship yung dalawa, siguro kailangan mo munang pagtuunan ng pansin yung sarili mo na mahalin ulit. Ganun. Okay. Si CJ Compuesto Evangelio. Hello. Ayan. Gandang hapon. Gandang hapon din sa'yo, CJ. Ayan. Sabi ni CJ, you don't need to feel your importance to ba't ako nabubulol? Kasi English eh. And don't need to feel your importance to the person who really don't mean it. Giving importance to ourselves is better than receiving it from them. Yes, tama. Ayan. Love it. I love it. Tama si CJ. Hindi mo nga kasi talaga kailangan ng ibang tao para maramdaman yung halaga mo. Diba? Sa sarili mo na lang. Diba? Love yourself ni. Masakit man, pero love yourself. Sabi ni Dudy, kapag di ka mahal ng taong mahal mo, iwan mo. Yun. Dudy lang malakas. Sana all ganun. Sana all ganun ka-strong in. Parang, yung mga ganun kasing tao, like ni Dudy, no? Yung ganyang salitaan. Sana na siya. Manhid na yan, eh. Manhid na sa mga sakit-sakit na yan. Kaya, sarili niya
yung nagpapalakas ng loob niya. Well, wala namang iba tayong kakampi and masasandalan kundi sarili lang talaga natin. So, ni, huwag ka mag-alala, no? Kung hindi ka maging successful sa relationship mo ngayon, sana pagdadaanan mo ngayon, pray ka lang, and alam mo, i-glow up mo yung sarili mo. Diba? Gawin mong mas better pa. Kung, let's say, kung dalawang beses ka naliligo sa isang araw, o kaya isa lang, gawin mong tatlo. ganun. May mga changes tayong dapat gawin. Maybe kasi sa mga routine natin na nagagawa everyday, ganun yung mga lagi natin ginagawa na nakasanayan. Minsan kasi kailangan natin baguhin yun para may pumasok sa ating bagong tao. Let's say, mahiyain ka, hindi ka lumalabas ng bahay mo, di ba? Why don't you try na lumabas sa, di ba? Sa labas ng bahay nyo din, makipagkaibigan ka, mamansin ka ng tao dyan sa kapitbahay nyo or kung sino may mga kasalubong, di ba? So, magkakaroon ka ng friends, di ba? Magkakaroon ng bagong tao sa buhay mo. Maiiba yung parang pananaw mo sa buhay. Pwede self-confidence mo, pwedeng yung way of thinking mo, pwedeng pakikisalamo mo sa ibang tao, 'di ba? Dati napaka-negative mo, pero dahil medyo may binago ka sa sarili mo, sa routine mo everyday, may magandang papasok sa buhay mo, 'di ba? And possible maging matured kasi every person's naman dumadating sa buhay natin. People come and go, 'di ba? May natututunan, may sorry, ayun, bulol na. May matututunan tayo. Ayan. So, yun lang naman. Hindi kasi kailangan dun tayo lagi sa nakasanayan. Kailangan nag-i-explore tayo. Kailangan binibigyan, ino-open natin yung sarili natin sa ibang bagay, sa ibang tao. Parang nag-i-explore. Ayan. Challenge mo naman yung sarili mo para maging better person. Well, kung toxic na talaga, wala tayong magagawa dyan. Kasi yung ibang toxic talaga literal na kailangan na natin sukuan. So, wala na akong magagawa dyan. Pero, nandito lang naman ako para iparealize din sa inyo na hindi lahat naman ng toxic relationship is in-end lang sa break. Kasi yung iba, kailangan nililift up. Yun lang. I hope, make sense, no? Make sense pa. Ayan, make sense. Ayan. So, I hope nakakatulong naman ako sa mga sinasabi ko. Kasi before, napaka-negative ko din tao talaga. Sa dati kong page, sa lesbian world and lesbians na page, ako pala si Admin Uno doon. Ayan. Napaka-negative ko talaga mag-advise. As in, lahat talaga pag may umiiyak na nagpapa-advise sa akin, sinasabi ko talaga i-break mo na yan. Pero, habang tumatagal, ngayon, sinishare ko sa inyo, na-realize ko na hindi naman lahat kasi sinusukuan agad naman kasi talaga. Kailangan lang talaga ng patience. Kasi dumating din ako sa point na may ex ako na parang brinig ko na siya. Pero nagsisipa ako sa huli kasi bakit ako sumuko agad? Bakit wala akong ginawang ibang way, 'di ba? Para maging kami pa rin, 'di ba? Ganun. So, pero ngayon okay naman na naka-move on na din talaga and natanggap naman ng lahat. Ayan, so ngayon happy naman ako and sa girlfriend ko, parang sa relationship, sa new life and relationship ko ngayon. I'm so happy naman. Pero, sobrang laking lesson ang tumatak sa akin and after. Ayan, so, every decision kasi na ginagawa mo, you need to be responsible on it. Hindi lang basta nagbitiw ka na break na, tapos na. Hindi. Meron talagang, alam mo yun, parang, hindi mo alam kung konsensya yun or what, diba?
hindi ka full, hindi full yung happy mo. Parang hindi magaan yung loob mo, parang gano'n. Sabi ni CJ Compuesto, and you need to think of being successful when it becomes to a relationship. Think of what success you need to grow as a better person. Ayan, so tama yun. Kailangan isip-isip muna, ayan. Hindi kasi nadadaan yan sa mga pabigla-biglang desisyon. Kasi minsan, akala mo porkit sumuko ka na, porkit wala na kayo, ay okay na, salamat sa Diyos, okay na ako. Nakawala na rin ako sa kanya para na ako nabunutang tinik. Alam mo yung ganon? Diba mayroong mga ganon? Pero hindi pala yun. Akala mo lang okay ka na. Pero yun pa rin yung magbabaon sa'yo ng sakit. Diba? Habang hindi mo pa na learn kung ano talaga yung lesson na dapat mo matik dun sa nangyari. Yun, sabi ni CJ, toxic relationships are not really exist. And when the both of you know how to lower down pride, yes. It's because sometimes pride makes us toxic, yes. Yes, wala naman kasi nga talagang toxic talaga na sabihin na natin na yun. Diba? Ang nagiging toxic nga daw, sabi ni CJ, is yung pride. Yan. Kumbaga parang may formula yan eh. Pride plus pride equals toxic. Ayan. So, possible kasi, pride plus understanding, possible pa, maging better relationship yon. So, yun. Pag pride plus pride, yun. Toxic. Ayan. So, yun yung nagiging kalalabasan. So, thank you so much, CJ. Ayan. You're helping me a lot. Para lang ma-elaborate ko and ma-enlighten ko sa inyo, ma-explain ko sa inyo ng mabuti yung, 'di ba? Yung meaning ng huwag pagsuko kahit na toxic na yung relationship. Kasi, yun nga, sabi nga ni CJ, 'di ba? Kasi tayo lang ang magumagawa ng toxic sa sarili natin, 'di ba? If gusto mo na tumagal relationship nyo, 'di ba? Mas makilala pa yung partner mo habang sabay kayo nag-grow, 'di ba? Huwag mo sukuan. Diba? Puso ka ang basta-basta. Lumaban ka naman. Diba? Huwag ka puro reklamo. Kasi baka mamaya, ikaw yung reklamo ng reklamo, ikaw naman yung may problema. Huwag mo lahat idiin sa partner mo. You need to understand first. Diba? You need to think first. Bago ka gumawa ng desisyon. You need to think first. Bago ka mag-share sa ibang tao. Diba? Yun pa yung problema. Diba? Yung pag may problema lang kayong dalawang magjowa, 'di ba? Takbo agad siya dun sa kaibigan niya, 'di ba? Then yung isang kaibigan niya naman, 'di ba, magbibitiw ng mga kung ano na salita. And pwede 'yun, kumbaga, maka-help sa friend niya na sinabi, let's say, i-break mo na 'yan, 'di ba? Kasi hindi na maganda, kasi toxic na kayo, 'di ba? So ang nangyari, ang nag-decision para sa iyo, yung kaibigan mo. Which is, hindi niya naman alam kung ano yung totoong nangyari. Merong mga ganong bagay. And ikaw, nakinig ka sa kaibigan mo, di ba? Dahil feeling mo kasi tama ka rin, feeling mo kasi wala kang mali, feeling mo, di ba? Ikaw yung sakit, nasasaktan, di ba? Ikaw lang yung nasasaktan. So, ang nangyari, brinake mo nga, di ba? Then after, merong kang regret, di ba? Pag nakita mo in a relationship na dun sa isa, magsiselos ka, masasaktan ka, sasabihin mo, kaka-break nyo lang, meron na agad siya. Diba, gago, diba? Kasi, mali yung decision mo. Kasi, hindi ikaw, hindi ka nag-isip. Nakinig ka sa kaibigan mo lang. Tama ba? Meron ganon. Akala mo, tama lahat ng decision mo ang nangyari. Mahal mo pa rin. Ang nangyari, nagsiselos ka, ini-stalk mo pa rin, scroll pa FB, lahat ng accounts niya, stalk pa more. Diba? Kasi, nakinig ka sa ibang tao, nakinig ka sa maling emotion mo, nadala ka sa emotion mo, diba? Sa galit mo. Nakinig ka lang kasi toxic na eh. Diba? Pag sinabi ko sing toxic, alam mo yung iba kasi pauso lang talaga. Pag naririnig na toxic, toxic? Hanap ka na lang ng iba. Toxic, break mo na. Alam mo, meron ganun. No. Pag sinabing toxic relationship, kailangan mong
bigyan ng solusyon. You need to rebuild it for a better, 'di ba? For a better relationship, 'di ba? For a better you, 'di ba? For a better days na pwede kayong mag-grow together, you know? Ganun. Huwag kayo masyadong nega. 2021 na. And huwag niyo pairalin yung mga immature niyong mga decisions, ugali pag nasa isang relationship kayo. Maturity, you know, pride, it all will becomes, ano, diba, to toxic. Toxic person, toxic relationship, diba? So, walang mangyayari. Toxic siya, toxic ka, toxic lahat. Pwede possible niyan, masisira lang buhay niyo. Tapos hindi kakain, hindi iinom. Diba? Alam mo yun, para yung mga tanga lang. Yun. So, parang kahit naman sa break, let's say broken-hearted ka, diba? Hindi naman porket broken-hearted kasi sirain mo na buhay mo, diba? Hindi ka nakikilala ng bagong tao, di ka lalabas ng bahay nyo, magmamaktol ka lang sa loob ng kwarto nyo. Tama ba yun? May mga ganun kasing case, marami actually, sa mga nanonood, sa mga makakapakinig sa akin. So, umamin lang kayo. Wala namang masama dun. Kasi, real talk lang naman lahat yon. Ako din, kahit ako, napagdaanan ko yun. So, walang problema dun. Ang kailangan lang ninyo gawin is matutong makinig sa mga advice ng iba. Pa-advice lang kayo ng pa-advice. Then, hindi nyo naman agad lahat ng advices is parang gagawin nyo agad. You need to apply. Hindi. Kasi, ang kailangan nyo gawin is you need to listen first. Makinig ka muna. Himay-himayin mo lahat. Diba? Kung ano yung possible na pwede lang makabuti sa'yo. Na comments ng ibang tao na advice. Yun lang. Pero, yung mga negativity, iset aside mo lang muna. Parang ganun. At least, pinakinggan mo. Then, saka ka mag-decide kung anong parang advice yung tama. At sa mali. Ganun. Yun, sabi ulit ni CJ. Ayan. Inglesero to si CJ. CJ, CJ, are you a girl? Or a man like me? A man of heart. A man of heart. Ayan, fighting. Ayan, sabi niya, fighting the person you love is not easy. If one of you really decide to let go, fight a person who is worth fighting for. Kanta yun ah. Ayan. Not for the person who always fights with you. For a reason for you to let go. Yeah, tama. Sabi ni CJ dito, tatagalugin natin. Bigyan pa natin siya ng magandang term. Ayan. So, meron tayong mga tao na, kumbaga, mga qualification na pwede nating hanapin sa isang tao. Ayan. Kumbaga, ang ipaglaban nyo lang daw na tao, ay yung pinaglalaban din yung relationship nyo. Hindi yung fight na away. May lahi ata yun ni ano, eh, ni Manny Pacquiao. Ayan, so... Yun nga, humanap lang kayo ng tao daw na ano, alam niyo yun, tuturuan kayong mag-grow, tuturuan kayong lumaban sa buhay, hindi laban ng away ng relasyon. Laban sa mga problema, sa mga negativity na nangyayari sa atin, lalo na ngayon, pandemic, lalo na ngayon, 2021, ng 2020, ang daming nangyayari, di ba? So, sasabayan mo pa ba? Sasabayan mo pa ba ng karelasyon na hindi ka naiintindihan? Di ba? Alam nyo, kaya maraming single. Kasi karamihan sa mga single ngayon, mga siguro demanding yun, no? Ganun. Mga konting problema lang, sumusuko agad. Pero hindi natin sila masisisi. Shoutout nga pala sa mga single. Huwag kayong magalit sa akin.
Nagla-live lang naman ako. And I'm just giving my opinion only. And siguro, meron namang tama sa pinagsasabi ko. And if ever na may mali naman, pwede nyo naman akong sugurin dito sa comment. Sa comment section. At mag-usap tayo, ayan. Thank you so much, CJ. Ayan. May I know if you are a girl or, you know, a lesbian? Okay, CJ. Lesbian. Nagtatagalog ka pala. Walang hiya ka. Pinapahirapan mo ako, bo. Bro, pinapahirapan mo ako, ha? Walang English. Saan din yung English mo ako, eh? Rico. Thank you so much, CJ. Ayan, oo. Hi, shoutout din sa girlfriend mo. Thank you so much, CJ. Tayong dalawa lang ata yung magkausap. And thank you for tuning in, no? As in, nanonood pa rin ng live si... Sino ba to? Si Ni. Ayan, si Ni. May natututunan ka ba sa mga sinasabi ko, Ni? Ayan. Maraming salamat sa panonood. If ever naman na wala kayong kausap, no? Feel free to message my page. Tomboy Knows page. Ayan. So, open naman ako lagi. And pag may time, sinasagot ko naman yung mga nagme-message sa inbox. Ayan. So, huwag kayong mahiya. Ako po yung sumasagot sa inbox. If ever na puro emoji lang po yung sagot ko, maybe kasi busy po ako. Minsan emoji lang talaga. Kasi wala din ako masabi. Yung iba kasing nagme-message doon, minsan, ano lang, puro hi, hello, tapos after nun, wala na. So, o nga po pala, ipopromote ko lang din po pala yung Tomboy Knows merch. Ayan, so meron na pong t-shirt ang Tomboy Knows. Wala pong tatak to, no? Hindi ko pa kasi napatatak. Maliban na lang if may order ako. And maybe next week, magpapagames ako. Meron po akong pagames. And ang award po, ang prize is Tomboy Knows t-shirt. Ayan. And meron akong prize na magbibigay ako ng load. Ayan. So, abangan nyo lang po yan. Mamimigay ako ng Tomboy Knows shirt. Abangan nyo lang po. Especially po sa lahat ng top fan natin dyan sa page. Ayan. So, abang-abang lang kayo sa happenings. And I'm so excited kasi actually medyo busy kasi ako, then hindi ko pa mabuo yung concept na gusto ko gawin dito sa page. So kaya puro mga hugot-hugot lang muna tayo, pero kasi ang main goal ko is makatulong sa mga kapwa ko tomboy, sa mga lesbians, sa mga kabahaghari ko, sa mga kapwa natin dyan, no? Na parang mabigyan sila ng konting ngiti and kasiyahan, you know, naman na kailangan mag-spread tayo ng good vibes lang. Ayan. And magandang halimbawa po para sa mga gaya ko. Ayan. Na tumutulong din po. Ayan. Sa mga walang binders dyan, ayan. So, mamimigay din po ako ng binders. Abangan nyo lang po. Mamimigay ako ng yan, t-shirts and load. Ayan. So, abangan nyo lang po kung anong pwede nating gawing pakulo sa page. Free po yun. Libre ko po ay bibigay para po sa inyo. Especially sa mga top fan po natin. Maraming salamat po. Ayan. So, si CJ... in love, we don't need to be perfect. We just need to be true. Love is all about understanding and respect, not about the sweetness and gift. Yes,
Definitely, CJ. Tamang-tama naman sinabi ni CJ. Hindi naman kasi lahat yung sa material things and dapat lagi kayo sweet. Sa totoo, totoo, agree ako dyan, CJ. Agree ako. Totoo lang. Kasi, before, sa mga dati kong relationship, parang laging ganun. Meron naman tayo na experience kahit kayo, di ba? Meron kayo na experience na puro lang kailangan nagre-regalo every monthsary. Di ba? Hindi lang simple greet. Di ba? Yung iba, nag-aaway pa pag wala ka pang regalo, aawayin ka pa, di ba? And you will not feel important if hindi ka nagbibigay ng gift, di ba? Or wala ka natatanggap. Alam mo yung ganun? So, it's not all about material, di ba? Na parang pag nabigyan ka niyan, mahalaga ka. Pag nabigyan ka ng gift, special ka, mahal ka, ganun. Sabi ko, ngayon kasi, pag sinabi kasi talagang love, kahit, alam niyo yun, kahit hindi kayo nagbabatian ng mansary, pero yung maalala niyo na lang, tapos na pag-uusapan niyo na lang yun, na, ba't di mo ko greenit? Nakalimutan ko eh, kasi ganito, ganyan. Parang hindi kayo mag-aaway. Parang tatawanan nyo na lang. Alam nyo yung ganun. Then, sa mga, ayan, gifts, and minsan hindi kayo sweet, hindi naman kayo nagyakapan lagi, pero kayo pa rin, alam nyo yung ganun. Parang hindi naman kailangan lagi kayo magkasama, lagi kayo nag-holding hands, alam nyo yung lagi kayo magkatabi, pag natutulog, parang, kahit walang ganun, mahal nyo pa rin yung isa't isa. Ganun kasi yung totoong love. Diba? Si CJ Compuesto, ayan, lesbian lang malakas. Parang kilala ko to. CJ, ikaw ba yan? Ayan. Shoutout kay Admin Happiness. Ayan, may utang pa pala ako sa kanyang binder. Well, so, si Admin Happiness. CJ din kasi yung pangalan niya. Ayan, naalala ko siya sa'yo kasi CJ yung pangalan mo. CJ Compuesto, ayan. Hindi ko kasi alam. Nakalimutan ko yung buong name niya. May utang pa akong binder. May nagkaroon kasi ng problem. So, yun. Huwag siya mag-alala kasi ipapadala ko naman. I-inform ko na lang siya. Nahihiya lang ako ngayon kasi wala po. Ayan. Sana all free. Ayan. Siyempre, mabibigay naman tayo. Sa lahat ng blessing naman na natanggap natin, no? Bakit naman hindi tayo magbibigay ng blessing para sa iba? Yun. So, share lang. Share your blessings para bigyan pa tayo ng blessings ni God. Maliit lang din naman na bagay and para lang din naman po yun sa inyo kasi sinusuportahan niyo po ako and nandyan po kayo. So, guys, end ko na lang muna yung live. Ayan, marami salamat po sa lahat po ng naki-comment, especially kay CJ Compuesto, no? Ayan, marami salamat kasi ikaw yung pinaka-active na commentator dito. Maybe malay mo, no? Ikaw yung makakuha ng binder at saka t-shirt ng Tambay Nose. Ayan. Malay mo, bro. Ayan. So, be active lang and sana maging isa ka sa mga top fan para mas malaki yung chance mo na makakuha ng mga free na mapamimigay natin, no? Bago ko ilabas yung binders ko and yung t-shirt sa market. Ayan. So, yun lang. Kasi, syempre, bago tayo mag-business is kailangan mamimigay tayo. Wala naman yun. Thank you so much din po sa lahat po ng patuloy na sumasuporta po sa Tomboy Nose. Ayan, so kilala nyo man ako o hindi, it doesn't matter. Kasi, hindi naman kailangan kilala ako. Ang kailangan ko lang is magkaroon tayo ng unity and pagtanggap and respect po para sa isa't isa. Yun lang naman po ang hangad ko. And God bless you all, stay safe. Mahal ko kayong lahat. And thank you so much po talaga. And see you on my next live. Every Sunday, magla-live na po talaga ako. Ayan. So, bye-bye po. Peace out. Thank you so much. God bless po.